So a conductor 80 cm long carrying a current of 20 amperes is perpendicular to a uniform magnetic field of 400 newton per Weber. What is the magnitude on the force on the conductor? So ano daw ang kanyang magiging force dyan? So what we're going to do is this. Okay. Kasi force ang kailangan natin. So we have this formula. Okay, magnetic flux density times the current times the length tapos sine of theta. Okay. So ngayon, present yung ating current 20 amperes. Present yung length 80 cm. Yung theta, saan natin kukunin ang theta, sir? Because ang sinabi niya dito ay perpendicular daw yung conductor dun sa magnetic field. Therefore, yung theta natin dito is 90 degrees. Okay? So, ayun ha. Malinaw po yun. Perpendicular daw sa magnetic field. Since ang theta kasi, it is the angle between the conductor and the magnetic field. Okay, ngayon, ang problema natin is yung magnetic flux density. Kaya lang, ang given kasi is itong 400 newton per Weber. Which is a magnetizing force. O ito yung magnetic field intensity. So, meron po silang relationship na yung magnetic flux density at saka itong magnetizing force or magnetic flux intensity ay ito, yung mu. No? O yung mu O, mu R, tapos H. O yan. So, ngayon, dito, i-assume lang natin na yung mu R natin is 1. Dahil wala namang sinabi kung anong klaseng ano yun. No? So, kung anong klaseng material ang ginamit. So, we'll just assume na air ang material para makuha natin itong relative permeability. So, take note for that. No? Tapos, yung mu O, syempre may value yan. That is 4 pi times 10 raised to negative 7 Henry per meter. Yan. Tapos, i-multiply lang natin siya dito. So, therefore, I can direct on this formula na yung magnetic flux density is mu O, tapos H, tapos I, L, tapos sine, theta. So, ngayon, solve na natin. So, yung ating mu O, this one. Tapos, ang H natin, sabi 400 newton per Weber. Ang current is 20. Tapos, ang ating 80 centimeter, gagawin ko lang siyang 0.8 meter. Tapos, sine ng 90 degrees. Dahil ang sabi, perpendicular. Okay? So, ayan, makukuha na natin yung force in terms of newton. If I'm not mistaken, no? Okay, that is what we call the magnetic constant, no? Okay, times 400 newton per Weber times 20 amperes times 0.8 meter times sine of 90 degrees. Okay. Sige, medyo ulitin lang natin, no? Baka magkamali po tayo kasi mahirap na po. 400, so 20 times 0.8 times sine 90. Okay, so makukuha natin is mababa lang, no? 8 point, sige. So, we can have 8.042 times 10 raised to negative 3 newton. Ayan, napakababa lang na. So, hindi niya kaya. Ayan. So, we have that, force. Ayan. Okay? So, yan ang gagamitin nating force pagdating po sa current carrying conductor. Ayan. So, take note of that, no? So, i-take note niya lang din dito yung, ano bang rule yun? I think that is left-hand rule. Ayan. Para malaman yung direction ng force. Okay? With respect dun sa magnetic field. And with respect dun sa current, no, na dinadala ng conductor. Okay? Tama ba? Ayan, tama ba? Right. Ayan, sige. So anyway, check nyo na lang po yung rule na ginagamit para malaman yung direction ng force. Ayan, when it comes to current carrying conductor. Now, let's proceed now to our next problem. A magnetomotive force is supplied by a current of 1 ampere. Ayan, through 1,000 turns. Ayan. So, yung MMF, so, kaya napoproduce yan because of the current being flow in a number of turns ng coil. Okay? So, the magnetic circuit consists of a steel core with a permeability of 1,000
meters or 1,000, ayan, then 10 cm long and 4 square centimeters in area daw yung core, and an air gap of 1 cm long. So, ibig sabihin, meron siyang air gap na in-apply dito. So, aalamin daw natin kung ano magiging intensity daw nung air gap. Okay. O, sige. Medyo nakaka-ano din to. Sige. So, gagamit po tayo dito ng metric, no? Para mas okay. So, alamin muna natin siguro yung ano. Since we have this magnetic circuit, eh. So, we have this magnetic series circuit, no? Since meron kasi tayong dalawang medium dito na i-considered, we have yung steel core na may sariling permeability na 1,000, tapos may air gap na 1 cm. So, we have that two elements here. Ayan yung steel, ang kanyang permeability daw ay 1,000. Okay, then yung air naman is my, of course, relative permeability niya ay 1. Okay, so ngayon, we're going to have this one. So, alamin muna natin kung ano yung magiging total reluctance. So, alamin natin kung ano ang reluctance sa steel at kung ano ang reluctance sa air. No, but before that, kailangan maayos muna natin yung mga kailangang conversion. So, let's start with the length ng steel, which is 10 cm. So, I can make it 0.10 meter. No? Tapos, yung area daw ng steel. And also, yung area ng air gap, gagawin ko ng iisa. No? Gagawin ko na silang iisa kasi pares lang naman yan. So, 4 square centimeter, divide mo lang sa 100 squared. So, you can have 400 times 10 raised to negative 6 meter square. Okay. Tapos, yung length ng air gap naman is 1 centimeter. So, I can have 0.01. Tama ba? And meter. Okay? So, sige, alamin na natin. So, using yung formula ng ano, LS over D, okay, mu O, mu RS, ayan, okay, lagyan natin ito, URS and URAG. Tapos, area daw ng steel plus length ng air gap, tapos mu O, mu R ng air gap, tapos area daw ng air gap. Sige, ilagay na natin. So, medyo mahaba-haba ito, no? Length ng steel, 0.10. So, anyway, kayo na mag-expand ng mu O na yan. Tapos, ito, 1,000. Tapos, yung sa area naman, 400. So, pwede kayong mag-factor out dito para mas mabilis nyo pong makuha yung hinahanap nating sagot. Ayan. So, pwede kayong mag-factor out ng ano, ito, yung mu at saka 400 times 10 raised to 6 para mas mabilis kayo. Ayan. Yeah, medyo inaalang natin. Dinadandaan lang natin yung pagtatay para hindi po tayo malito. So, makukuha natin reluctance ay nasa 20. Okay, 20.0933 times 10 raised to 6. Ayan. So, ang unit nito is ampere turn. Ayun, ampere turn per Weber po yan. So, ampere turn per Weber. So, ngayon, ang next na alamin natin is yung flux. So, alamin natin yung flux, no, magnetic flux. So, of course, by using magnetomotive force, divide lang natin sa total reluctance. So, we can have 1,000 turns times 1 ampere, divide mo lang sa nakuha natin. Of course, it will have, ano, no? 1,000. So, makukuha natin ay sa 0.768 times 10 raised to negative 6 Weber. Ayan. So, yan yung kanyang magnetic flux. Ngayon, ang susunod nating alamin is yung magnetomotive force. Magnetic flux density, I mean. So, BOA. So, i-divide yun lang, ano. Since we are talking about air gap, so, pares naman yung area, anyway. At saka series circuit naman. So, itong flux na nakuha natin is yung flux na tumawid sa steel core at tumawid din sa air gap. Okay? So, we have, ito, nakuha natin, divide lang natin sa area para makuha natin yung magnetic flux density na ito. So, this will be in terms of Tesla. No? Tesla ba? Tama. Okay. So, you have, ayan, 100,
0.1244 Tesla. Tapos, para makuha na natin yung mismong magnetic, ayun, intensity kasi ang tanong eh. So, yung intensity daw ng air gap, so we're just going to divide lang natin yung magnetic flux density sa mu O at sa mu R. Diba? Okay, sige. So, ito yung sa air gap po, no? Ayan, para lang medyo aware tayo. Okay, so, we divide lang natin yung nakuha. Itong magnetic flux density ng air gap, so ito ganyan magiging magnetic flux density din ng steel core. But since we are just talking about the intensity lang po ng air gap, so bali gagamitin lang natin dito is yung mu O at saka yung mu R na 1. Sige, let's see. Yan. So dami na natin dinivide, no? Okay. So makukuha natin is around 99,000. Okay. 99,010. Ayan. So ang unit niya is pwede pong Newton per Weber or just ampere turn per meter. Ayan. So yan yung magiging answer natin. Anyway, pwede ka naman yung Newton per Weber, no? As the magnetic flux intensity, okay, or magnetic field intensity. So correct me if I'm wrong na lang po. So pero sure naman po yan na yan yung natin, unit. Okay? So next po tayo. A magnetic coil produces 100,000 Maxwell with 2,000 turns and with a current of 2 amperes. So the current is cut off and the flux collapses in 0.01 seconds. What is the average voltage that will appear across the coil? So ang gagawin lang natin, anong gagawin lang guys? Para makuha natin to. So we're just going to have this formula. So yung average voltage o yung sinasabing induced voltage is we just have this one. So, i-multiply lang natin yung number of turns dun sa change in magnetic flux, no? With respect to time. So, you have 2,000 turns. So, i-multiply lang natin siya sa change in flux. Since ang ating flux po ay naka-Maxwell, so 100,000 Maxwell. So, i-multiply lang natin siya sa 1 Weber per 10 raised to 8 Maxwell. Tapos yung ating time with respect to time is 0.01. So dahil wala naman kasing sinabing dito, parang parang initial amount nung nung magnetic flux, so we'll assume na nag-start po yan sa 0 hanggang sa pinakamataas niyang magnetic flux. Okay? So we just multiply that, sige. 100,000 daw yun. Tapos divide 0.01, so you will get 200 volts. So, napakadali lang naman. Solve ng mga ganitong klaseng problem. Okay, next tayo. The flux density emanating from a pole of a generator is 20,000 gauss. A conductor 1 meter long cuts the flux at an angle of 60 degrees at a velocity of 40 meters per second. What is the voltage developed? So, dito, aalamin natin kung ano yung dynamically induced EMF. So, this is an EMF due to flux cutting. So, dahil nag-cut tayo ng flux. So, we'll just use this formula. Okay. So, anyway, you can have other version like this one. Okay. Okay lang naman yan. It's up to you kung paano nyo siya tatandaan. So, now let's identify the following. So, yung ating magnetic flux density. So, dapat naka-Tesla. But since naka-Gauss yan, so i-convert natin. No? So, 10,000 Gauss ang isang Tesla, no? So, therefore, yung 20,000 Gauss, gagawin ko lang siyang 2 Gauss. Okay? So, since 20,000 Gauss, diba? Yan. Yan. Tapos yung ating, okay, yun lang naman. Sige. So, ngayon, we can now proceed to the, okay, 2 Gauss. Tapos yung ating length daw ay 1 meter. Tapos ang velocity daw 40 meters per second. Tapos sine of 60 degrees. So yung angle natin is 60 degrees. So alamin na natin. So madali lang naman ito guys. Yeah, basta alam nyo lang yung principle behind this one. So you have 69.28 volts. Yan. So you have that one. Okay, next.
So what is the self-inductance of a circuit in which there is an induced EMF of 100 volts when the current in the circuit changes uniformly from 1 ampere to 5 amperes in 0.30 seconds? So dito po, we will talk about yung tungkol po sa statically induced EMF. So wherein this is an EMF due to change in current or in flux. And of course, nakadepende po or isa sa mga paraan para malaman natin ang induced EMF, okay, or yung statically induced EMF ay sa pamamagitan po ng inductance, which is a property of a circuit or coil that opposes the change in current. Okay? So ngayon, you can have E is equal to, since this is in terms of change in current, okay, so I can have, instead of this one, since wala namang nabanggit na number of turns at saka change in flux, so I can now proceed on this one. L di over dt. Okay lang. Ganun lang kasimple, no? 100 volts, tapos yung inductance mo is, hindi natin alam. Okay, change in current, so you have 5 amperes minus 1 ampere, tapos 0.30 seconds. Okay? So dito, kung mapapansin natin, tumaas yung current. So kapag tumataas yung current, so dahil kinokontra niya, ang nagiging sign convention po ng ating induced EMF ay negative. So yon, take note lang natin yun, no? E is negative according to Lenz law kapag, let's say, yung current mo is pababa. No? Or I mean, sorry, pataas pala. Ayan, sorry, baliktad. Ayan. So ayun yung tatandaan natin, no? According kasi dun sa sinabi ni Lenz law, di ba? Mataas. Ngayon, ang E is nagiging positive kapag ang current mo ay pababa. O yung, let's say, yung pagbabago dun sa current ay nagiging pababa. Okay? So, medyo nakaka-confuse lang yung ganyang part. Anyway, that is how the electromagnetic induction happens. Yan. So, alamin na natin kung ano ang kanyang magiging inductance. So, you have 7.5 Henry. Yan. Okay? Anyway, yung positive and negative dun sa induced EMF, it is just for the direction lang naman yan. Okay? So, ayun. Okay? Anyway, ang magnitude naman is still positive pa rin naman. Okay, next. A solenoid with an air core of length 20 cm. Okay? And a cross-sectional area of 4 square centimeter contains 200 turns. Okay? It carries a current of 0.5 ampere. What is the magnetic field density at the center? So, at the center. Sige. So, ang gagamitin lang naman natin ditong paraan is by using this formula. So, magnetic field density yung kailangan. So, since this is for the solenoid, so ang formula natin for the magnetic flux density is Ni divided by the length. No? Ayan. Length lang. Okay, ganun lang po kasimple. So, yung ating number of turns is 200, tapos 0.5 yung ating ampere current, tapos yung ating length is 20 cm, so make it 0.20 na lang. So, para makuha natin to, so you can have 500, okay, of course, 500 ampere turn per meter. Ngayon, ang hinahanap kasi natin is yung magnetic field density. So, mu O, tapos mu R, tapos H. Since ang ating mu R naman dito, o ang ating medium naman ay air, so mu R is 1. So, I can have 4 pi times 10 raised to negative 7, tapos 1, tapos H is 500. So, alamin natin kung ilang Tesla. Yan, Tesla to, diba? So, you have 600. Tama ba? Kasi 500 eh. Yun, 628 times 10 raised to negative 6. Ayan, so anyway, pwede na yan. So, ayan, pwede ka namang 6.28 times 10 raised to negative 6 or negative 4 Tesla. Okay? So, yan lang naman. Ganun lang po siya kasimple. Okay, next. An iron ring has a mean circumference of 1 meter and a cross-sectional area of 8 square centimeter. It is wound with 600 turns of a coil carrying a current of 2 amperes. If the flux produced is 1.5 milliweber, what is the reliability or relative permeability of iron? So, dito,
Again, meron naman tayong area na iba ang unit. So, i-convert ko na muna yan. So, 8 square centimeter. Pag ginawa kong square meter yan, divide nyo lang sa 100 square para makuha nyo po yun. So, you can have 800 times 10 raised to negative 6 square meter. So, alamin natin dito is yung relative permeability. Okay. Sige. Pwede natin siyang idaan sa pamamagitan po ng reluctance. So, gamitin natin yung number of turns at saka yung current at saka yung flux. So, gamitin ko lang yung ano, yung sa ohms law niya. So, ang ating number of turns ay 600, tapos ang ating current ay 2, tapos ang flux ay 1.5 times 10 raised to negative 3. Okay, so I can have that one divided by, so ang reluctance ay nasa 800,000. Yan, 800,000. Ngayon, gagamitin ko naman yan para makuha ko yung nawawalang relative permeability. Diba? So, ngayon, I can have here 800,000. Tapos, ang length natin ay 1 meter. Ah, okay. Hindi pala pwede. Kasi ang sabi niya, circumference daw ng 1 meter. Ah, okay. Sige. Muntik na ako nalito doon. So, anyway, nabanggit naman na po na circumference na to. So, hindi niya na po kailangan gumamit pa ng circumference area or circumference formula, I mean. Tapos yung mu o natin, of course, 4 pi times 10 raised to negative 7, tapos mu r, tapos ang area natin ay 800 times 10 raised to negative 6. Sige, let's see kung ano ang magiging mu r. Yun lang. Yun lang po ang gagawin natin. Solve lang natin yung equation na yan. Tapos times... Okay, so I can have 1,243.4. Ayun, so yan ang magiging answer natin. 0.4. Ayan. So, medyo malaki ito. So, this is a ferromagnetic material. Okay, dahil napakalaki po ng kanyang, ano, relative permeability. So, this is iron. Okay, after all. Now, two parallel conductors carrying the same current, are placed 1 meter apart in the air if the force between the conductors is 2 times 10 raised to negative 7 newton per meter length, what is the current in each conductor? So, dito gagamitin natin yung ano, yung formula para dun sa force between the two parallel conductors carrying current, no? So, 2 times 10 raised to negative 7, ito na, diretso ko na sa formula natin. Tapos, I think this is, ano ba ito? Length. Okay, yan. Tapos, distance. Ayan. So, ang force natin, sabi daw, 2 times 10 raised to negative 7. Tapos, ito. Tapos, ang ating nawawala, yung dalawang karet, no? Since parehas naman sila, gawin ko ng I squared. Ayan, gawin ko ng I squared. Tapos, yung length natin, since nabanggit naman, per meter length kasi, so, I assume 1 meter. Tapos, ang distance daw, o yung parang distance between the two conductors is also 1 meter. So, ayan lang. So, ano yung makukuha natin? Okay. So, simple lang. Ang correct answer natin dyan is 1 ampere. Okay? So, ayun lang. Tig 1 ampere lang pala. No? Okay? Ayun, ayun. Napakadali lang ng problem na ito. Ah. Okay. Next tayo. Now, calculate the EMF induced of a toroid 25 cm mean diameter and 6.25 square centimeter. Circular cross-section wound uniformly with 1,000 turns of wire when the current increases. At a rate of 200 amperes per second. Okay. Flows in the winding. Now, so yun yung alamin natin, no? Dito sa ating problem na ito. So, ano daw yung EMF induced? So, what we're going to do is this. Let's say, sige, kunin muna natin yung ano, yung inductance, no? Okay, using this formula. So, kung naalala nyo, itong formula na nabanggit natin, mu O, mu R, tapos area, N squared over the length. Okay, so dito ang ating ano, so dahil naka-ano tayo, naka-square centimeter ito, naka-centimeter ito, so kailangan natin i-convert yan. So, okay, start muna tayo. Syempre, yung mu O natin is 4 pi times 10 raised to negative 7. Ang mu R natin is... May nabanggit ba?
Okay, so dahil wala namang nabanggit, we will assume na ito ay 1. Okay. Ayan, tapos ang area natin, since ano yan, 6.25 square centimeter, so I can have, okay, okay. So you have 625 times 10 raised to negative 6 square meter. Tapos yung length natin, dahil ang nabanggit ay mean diameter, 25 centimeter. So, para dito sa length na gagamitin natin, so gagamitin natin is yung formula po ng circumference ng circle. So, we have pi times 0.25. Ayan, so meter na yan. Okay, o ngayon, ilagay ko na siya dito para mabilis na lang. Para makuha na natin yung inductance. So, and then yung number of turns ay 1,000 squared tapos divided by pi times 0.25. Anyway, cancel yung pi. Madali na lang, diba? Ayan. Times 6. 1,000 square. Ayan, divided by 0.25. So, makukuha nyo ay 1 times 10 raised to negative 3. Okay, or 1 millihenry. Ayan. So, 1 millihenry yung makukuha nyo. And then, from that, kunin mo na yung induced EMF. So, it is due to ano, no? Change in current. So, that's why you will have this one. So, 1 millihenry times 1 or 200 ampere per second. So, times 200 lang po. Makukuha natin ay 0.2 volt. Ayan. Pero ang kanyang direction po is negative dahil pataas yung kanyang ano, no? Ang kanyang current, no? Ayan. Ayan, 0.2 volts. Ayan. So, pwede nyo siyang lagyan ng negative, wala namang kaso kasi since ano naman, ganun nga yung mangyayari. Okay, baliktad. O, sige. So, anyway, since magnitude lang naman yung kailangan, so kahit yan lang. Okay, next tayo. A coil of 200 turns of wire is wound on a magnetic circuit of reluctance 2,000 ampere turn per Weber. If a current of 1 ampere flowing in the coil is reversed in 10 milliseconds. So, take note, no, nag-reverse. So, determine the average EMF induced in the coil. So, dito, ang gagawin lang natin ay kailangan natin makuha muna yung ano, magnetic flux. So, since may nabanggit na reluctance at number of turns at current, so alamin natin. So, Ni over D, reluctance. So, 2,000 or 200 times 1 divided by 2,000. So, you have 0.1. Tapos, yung ano, since ang nangyari kasi dito, pagdating kasi dun sa change in flux, so ang nangyari, di ba, nag-start ka sa 0.1 Weber, and then nag-reverse in 10 milliseconds. So therefore, yung magiging change in flux mo is this, 0.1 Weber minus negative 0.1 Weber. Indicating po ito na nag-reverse nga, no? Nag-reverse in 10 milliseconds. So pag sinold natin yung change in flux na yan, so 0.1 or plus 0.1, so 0.2 yan, then didivide nyo lang yan dun sa 10 milliseconds, so you have 20 Weber per second. So yan yung ano mo, magnetic or yan yung magiging rate of change in flux, no? So ngayon ang kailangan natin malaman ay yung induced EMF na naman, so using the number of turns, yan, 200 times 20. So, tama ba? 200. Wait, ah. I will just check, no? So, 0.2. Ano ba yung ating ano? O, yun. Tama naman. O, sige. Tama siya, diba? 4,000 volts. O, sige. Okay. So, yan yung magiging answer dyan sa problem na iyan. Okay. Sige. Tama naman yung ating sunod kanina. 200. Sige. Next po tayo. Okay. Now, let's have this one. Two identical 750 turns. Coils A and B lie in parallel planes. The current change at the rate of 1,500 amperes per second.
in coil A induces an EMF of 11.25 volts in coil B. If the self-inductance of each coil is 1 or 15 millihenry, calculate the mutual inductance of the arrangement and the percentage of the flux produced in coil A, which links the turns of coil B. So, medyo kakaiba itong problem na to, but sige. So, meron daw tayong dalawang klaseng coil dito. So, let's say yung sa A daw, at saka sa B. So, tig 750 turns sila, no? Tapos, yung, ano to? A current change at the rate of 1,500 ampere per second in coil A. So, kumbaga, ito yung magiging, ano mo, no? Parang change ng current A, okay, with respect to time, that is 1,500. Tapos, ito daw yung kailangan para makapag-induce siya ng voltage na 11.25 volts. So, ang tanong, ano daw magiging self, or yun, self-inductance, no? So, ito daw ay 15 millihenry, then yung isa ganun din. So, the question is, ano ang magiging mutual inductance? At ano ang magiging percentage of the flux? Okay. So, ano yun, sir? So, ano yung sinasabing percentage of the flux? So, ibig sabihin po niyan, okay, we are talking about the coefficient of coupling. So, pag sinabi kasi natin coefficient of coupling, that is yung amount or percent po ng flux na meron yung isang coil na ililink niya dun sa isa pang coil. Okay? So, that is when it comes to mutual inductance. So, ngayon, para dito, para makuha natin itong ano, mutual inductance natin. So, gagamitin natin is yung EMF na nakuha natin o yung induced EMF dun sa coil B. Tapos, i-divide natin siya dito sa naging dahilan niya, yung change in current ng A. Okay, so parang ano lang, no? Yung formula pa rin natin dun sa inductance, which is ito. Okay, pero ginawa ko lang siyang in terms of ano no, in mutual inductance. So, you have 11.25 divide mo sa 1,500. So, ano bang makukuha natin diyan? So, gawin ko na lang pong millihenry para mabilis na lang, no? So, I can have 7.5 millihenry. Okay? So, that will be your first answer. Ngayon, para dun sa ikalawa naman, since coefficient of coupling yung hinahanap mo, so you can have mutual inductance divided by the square root of L1, L2. So, yung M natin, 7.5. Tapos, since parehas naman silang 15, so kahit ilagay mo pa yan dyan, 15. So, 15 pa rin. So, ang makukuha mo is 0.5. Ibig sabihin, yung inahanap nating percentage, no? Okay, so parang sinasabi mo na 50% of flux in coil A links with coil B. Ayan. Okay? So, yan yung magiging answer natin for this problem. Okay. Next po tayo. Two coils A and B of 500 and 750 turns respectively are connected in series on the same magnetic circuit of reluctance 1.55 times 10 raised to 6 ampere turn per Weber. Assuming there are no flux linkages, calculate the self-inductance of each coil and the mutual inductance between coils. So, dito, alamin lang natin yung ano, bawat self-inductance. So, kanina, kung babalikan ko yung formula natin na inductance, I have this one, diba? Pero kung mapapansin nyo, yung ating formula nito, somehow, parang meron siyang resemblance. No? Meron siyang resemblance, oh. So, parang pwede nating sabihin na pag pinagsama ko itong dalawang formula na to, combine ko yan, I can have this one. Yung mutual inductance o yung self-inductance, pwede ko palang siyang equal na lang sa number of turns squared divided by sa reluctance na lang. Okay? Para mas mabilis. Okay. O ngayon, gamitin natin yan. O para dun sa coil A, so inductance ng A, so you have 500 turns dyan. Tapos, parehas lang naman sila ng ano no, reluctance yung dalawang coils. Kaya, yan. So, bali, pag dinivide natin yan, you have 500 squared divided by ito, 1.55. Yan. Positive pala, sorry. So, you have 100 or gawin ko na siyang ano, no? Millihenry. Or Henry lang. Sige. You have 0.1613 Henry. So, yan yung una, no?
Ayan. Para naman dun sa B, syempre, LB. So, ang bilang ng turns niya, 750. Ayan. Sige. Ayan. So, ganun lang din ang gagawin. Sige, 3. We have 0.3629 Henry, no? Okay, ngayon kunin na natin yung mutual inductance. So, mutual inductance is equal to K. Ayan, LA plus LB. Ngayon, ang problema natin, ano yung K? Ang sabi kasi dito, there are no flux linkages. So, ibig sabihin, wala pong ano, no, nasayang na flux. Parang yun ang sinasabi niya. So, with that, ibig sabihin niya, oh, tama ba? Okay, there is no flux linkages. So, if I'm not mistaken, kapag sinabing no flux linkages, so, you will assume na yung K natin dito will be 1. Okay? So, anong ibig sabihin nun, sir, kapag ang K ko is 1? Ibig sabihin, all the flux links all of the turns of both windings. Okay? Ibig sabihin, lahat, kumbaga, kung ano yung nanggaling dun sa, let's say, sa coil A, yun din yung napunta sa coil B na amount ng flux. Okay? So, ngayon, ang gagawin na lang natin is, yung K natin is 1. Tapos, square root lang natin, 0.1613 multiplied mo sa 0.3629. So, therefore, ang magiging mutual inductance natin, so, yun lang pala, no? 0.3629. Tapos, square root natin. So, you have 0.2419. 0.2419 Henry. Okay, ayan. Pero you can use also na yung ano, yung formula dun sa M, you can also use this one. No? Yung NA, tapos multiply mo sa NB, tapos divided by yung reluctance. Okay? So, pwede naman din yan. Ayan. So, the same lang yung result. Okay. So, I think second to the last na ito. So, two coils of, I think third to the last ata. Okay, I'm not sure. Sige, anyway. Two coils of self-inductance, 3 Henry, and 2 Henry respectively are connected in series. If the coefficient of coupling between the coils is 0.5, find the inductance of the circuit when the coils are connected in series aiding and in series opposing. So, para dun sa ating series aiding, so para makuha natin yung total inductance, so we can have yung dalawang self-inductances. Then, dahil ano to, no, ang kasunod dito is plus twice ng mutual inductance, so isosolve natin yan later on. Then, para naman sa series opposing, is we have LT is equal to L1 plus L2 minus 2M. So, actually, pwede kayo mag-indicate dito. Let's say, pag series aiding, gawin ko lang itong LTA. Ito, yung sa series opposing, gawin ko lang LTO. Diba? Para mas mabilis. So, ngayon, para dun sa M natin, since ang formula natin is K, tapos L1, L2, so, i-substitute mo lang yung 0.5, tapos square root daw ng 3 times 2, so, ang makukuha natin dyan will be what? Okay, 1.2247. Sige, yun. 1.2247 Henry. Tapos dito, sige, ilagay na natin. Yan. Para makuha na natin yung hinahanap. So, we have 5 plus 2 times 1.2247. So, you have 7.4494. Yan, 7.4494 Henry. Then, yung isa naman, 3 plus 2 minus 2 times 1.2247. So, you have 2.5506. Ayan. So, ito na yung mga answers natin for this problem. Madali lang siya, no? Okay? So, ganyan lang. Next! Okay, another problem regarding po sa inductances. So, the combined inductance of two coils connected in series is 0.6 Henry or 0.1 Henry, depending upon the relative directions of currents in the coils. If one of the coils, when isolated, has a self-inductance of 0.2 Henry, find the mutual inductance and the coefficient of coupling. Okay, o sige, so ang gagawin lang natin dito ay, sige, anong gagawin natin? Okay. Para kasi dun sa sinasabi nyo, no, since series aiding yan. So, parang, I think, mas mataas yung sa series aiding. So, kaya gagawin ko siyang 0.6 Henry.
Tapos doon sa ating opposing naman, gagawin nyo siyang 0.1 Henry. Okay? Ngayon, identified na yung bawat inductance daw. Or let's say, yung isa daw is, sabi natin, yung L1 is 0.2. Tapos yung isa, hindi natin alam kung ano yan eh. Kasi ang sabi niya lang, basta yung isa, 0.2. Okay? Tapos yung mutual inductance, hindi rin natin alam. Kaya hindi rin natin alam kung ano yung K. So what we're going to do, we can have some, of course, yung formula natin para sa LTA. Ayan. Tapos yung isa naman para sa LTO. Okay. Then dito, i-substitute ko lang yung mga given na. So yung LTA natin is 0.6 equals sa 0.2 then plus L2 plus 2M. Ayan. Tapos dito, meron akong 0.1 plus 0.2 plus L2 plus or minus. Okay. Tapos, I can, sige, pwede ko siyang ayusin. So, we're in L2 plus 2M equals 0.4. Tapos, L2 minus 2M is equal to negative 0.1. Sige. Solve na natin. So, ang L2 natin, 0.32, 0.15, I think. Okay. Tapos, ang magiging mutual inductance. So, pag sinolve natin yan, I think, sige, I will just try. So, dapat ang makuha nyo dito ng ano is 0.125. Okay, 0.125. Henry naman yung mutual inductance. And from that, sige, kunin na natin yung magiging coefficient of coupling. Ayan. So, yung M mo, 0.125. Tapos yung K. Tapos yung L1, 0.2. Tapos 0.15. So, ang K natin is what? Magkamali tayo. So, you have, ang K natin is 0.7217. Okay. So, bali nakuha na natin yung inahanap natin, yung coefficient ng coupling at ang mutual inductance. And for our last problem, so two coils of inductances, 2 millihenry or 15 henry, I mean, and 20 henry are connected in parallel. If the mutual inductance is 8 henry, find the total inductance of the circuit when the mutual inductance or when the mutual fluxes aid each other and the mutual fluxes opposite each other. So, dito, be careful lang tayo dun sa formula na ating gagamitin. Okay, kasi yung isa kasi ay medyo nakakalito din yung formula na ito. So, medyo I will just ano lang, be careful on this one. So, para dun sa ating ano, unang tanong, yung para sa series aiding or sa parallel aiding, I mean. So, if the mutual fluxes aid each other, so ang magiging total inductance ko dyan is you have L1, L2 minus M squared divided by L1 plus L2 minus M. So, yan yung formula natin. Okay? Or minus 2M, I mean. Yeah. Take note of that. Okay. L1 natin, 15 times 20 minus 8 squared divided by 15 plus 20 minus 2 times 8. So, sige, kunin natin kung ano magiging answer for that. No? Case minus 8 square. Yan, divided by lang natin sa maba. So, baka malito lang tayo. Be careful sa pagta-type. So, makukuha natin dapat ay nasa 12.42 Henry. At yung isa naman ay, okay, since yung isa naman oppose each other naman daw. So, ganun pa rin naman yung yung numerator, pero sa denominator, iba naman. So, 15 times 20 minus 8 squared over plus this one. Okay, so, kung nagkakalkyo po kayo, palitan nyo lang ng sign yung nasa baba. So, you will get 4.63. Henry. Ayan. Okay? So, that's it.
for our problem solving related to electromagnetic induction, electrostatics, and electromagnetism. So for any questions po, kindly comment lang po dito sa video na to. And if you like this video, just like it, no?